Uy, teka lang, saglit. Ano ba kasi to? Eto na nga, pwede mag-atat. Pa-facial-facial ka pa kasi dyan eh. Okay, 1, 2, 3. Surprise! Bon voyage talaga? Alam naman, condolence. Pwede din. Baliw! Mas condolence sa ating matitira dito, no? At least si George makakalabas na sa impyerno. Tama na! Pero guys, thank you talaga ha. Hindi naman na kailangan ng ganito eh. Ano ka ba? But thank you na din namin yan sa'yo for being such a good workmate and a good friend. We will miss you, George. Uy, seryoso. Pag nakalabas ka na, huwag kang makakalimot ha. Lagi pa rin tayong magbibideo call nila ay pag break time. Tsaka promise mo, huwag ka muna mag-a-abroad ha. Hintayin mo kami, sabay-sabay tayo. Ipon-ipon muna kami. Epal, nag-resign lang ako nung hindi pa ako mag-a-abroad. O, ito mo nga to. Epal, nakita ko kaya, nakapasa ka ng IELTS, di ba? Sige, deny mo yan. Ha? Nag-IELTS ka? Ba't di ko alam yun? Mag-wish ka kaya muna, tapos blow yung candle. Epal, ano to? Birthday? Ganun na rin yun. Sige na! Tapos, paki-wish na rin ha, ito. Na sana, ibigay niyo yung sweldo nating 2 months ng delay. Chow! Paano kayo hipan? Wala namang apoy. Ah, teka, may lighter ako dito. Ayun, perfect! Tsaka, tanggalin mo na rin yung face shield mo. Go, make a wish! Uy, okay ka lang? Okay lang ako, nasabi lang ako. Gusto mo tubig? Ma'am Aya, are you with us? Ma'am Aya, huh? Ma'am Aya, turn mo na po. Huh? Turn? Share ka lang ng konting memories mo with George, kahit konti lang. Dok, pwede po bang si Louie muna? Bakit ako? Ka muna. Matagal na kaming magkaibigan ni George. Pareho kami ng school nung college, pero mas ahead lang siya ng isang taon. Sila talaga ni Louie yung magka-batch. Close na talaga kami ni George dati pa. Pareho pa kaming officer ng student council. Pero hindi lang din siya nagtagal kasi masyado daw toxic. Natatakot siya, baka daw siya maging NPA in the future. Silang dalawa ni Louie, sila yung kambalto ko. Never naghiwalay yung dalawang yan. Hanggang job hunting, makasama kami niyan. Sabay kaming na-reject. Sabay kaming na-hire. Same workplace. Same department pa. Si George talaga yung nagpasok sa akin dito. Kahit contractual, green up ko na. Handpick ako kasi kailangan daw nila ng matapang na staff. Pang general hospital daw kasi yung pagiging Amazona ko. Actually, in need talaga kami ng maraming staff that time nung hinire dito si Aya. Kasi yung mga dati namin kasama... Never mind. George is a type of friend na maaasahan mo sa maraming bagay. He's very smart. Nakakairita lang kung minsan yung pagka-OC niya. Dati na niyang sagit yan. Actually, hindi siya OC. OA siya. Compassionate. Sobra. Competent. That's the word. Gusto niya lahat maayos. Lahat okay. Lagi siyang in control sa lahat. Goal-oriented. He makes sure that everyone around him is still breathing. Feeling niya, siya si Lord. He never settled for mediocrity. He's always at the top of his game. Until everything became worst.
despite the worst case scenario, he was just there. In all fairness. Yeah. He was just there. Ganyan naman talaga si George. He's just always right behind us. Just right behind us. Always. George, tigil-tigilan mo nga ako! Napaka-pointless mo! Nandito na tayo! We can't just quit as if ganun lang kadali! Of course we can, Aya! Okay, ask yourself nga, ha? Ano sa tingin mo nagagawa ng pag-iingay nyo dito ngayon, ha? Utang na loob, hindi na tayo college! Seryoso ka ba, George? Naririnig mo ba sarili mo, ha? Tsaka huwag mo kaming lelekturan about maturity, paduduwain ko ang bibig mo. Oh. Teka lang, ha? Teka lang. I'm not fighting against you. Nananahimik ako dito, dinamay-damay niyo ako. Exactly! Tahimik ka! At kayong mga tahimik, wala na kayong ibang ginawa kundi magtago at makinabang sa aming maiingay. You always depend on us. Don't feel so entitled, Aya. Yan ang hirap sa inyo, eh. Masyado kayong matatapang. Kasi wala kaming choice, George! Halimbawa, hindi mo kami naiintindihan, eh. Hindi kami katulad mo. At lalong hindi kami kasing privilege mo. Kung hindi mo kailangan ng SRA tsaka hazard pay, pwes kami kailangan namin! My point is, we are freaking licensed professionals and yet ganito pinagagagawa George! Natin? George! George, iisipin ko pa ba lisensya ko? George, nanay ako. May pamilya akong kailangan pakainin at buhayin. Let that sink in! Ang hirap sa'yo, George. You always want to solve the problem but you don't want to be part of the solution. Of course! What do I expect from you? Na hindi ka nga bumoboto, eh. You're not even rich. What? Oh, so sino sa atin ang pointless ngayon, ha? You know what? Just shut up! I'm so sick and tired of everything! I'm so sick of you and you're sick of political head! Madalas tayong nag-argue that time. Naiintindihan ka rin namin, George. Kung nasaan ka man, I know you're in a better place now. Malayong malayo sa mundo natin noon. Buti ka pa, George. Nakalaya ka na. Magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Kahit hindi na tayo magkikita, you will forever be in our hearts. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Salamat sa lahat, George. Huwag na huwag mo kaming kakalimutan, ha? Lagi mo kaming dadalawin. Ipaalala mo sa kanilang lahat dyan kung anong pinagdaanan natin, ha? Unti-unti na kasi kaming nakakalimutan. Okay na kayo. Naka-move on na kayo. Bigyan mo kami ng hustisya, George, ha? Ikaw na lang inaasahan namin. See you again, George. See you, 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 George! See you, George! See you, George! See you, George! Oh, hello. Tol, nasan ka na?
Kanina pa ako nandito. Saglit lang. Dadaan lang ako sa munisipyo. Mabilis lang. Munisipyo? Anong gagawin mo doon? Paparehistro. Uy, finally! Sige tol, support kita dyan. It's about time to practice your right of suffrage. Tama yan, George. Tama yan. Tulungan mong bumangon ang mga nadapa. Habang humihinga ka, habang may buhay ka pa, tumindig ka. Tumindig ka para sa sarili mo. Tumindig ka para sa amin. Tumindig ka para sa bayan.